So Lord God, we thank you, Panginoon. Salamat sa umaga ito na binigay mo sa amin, Lord God. Continue to fill us, Lord God, with your goodness, with your faithfulness, Panginoon, Lord God. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. You are my King. 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 Jesus, you are my King. You you, my King, will die for me. Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you in all I do.
are you. Yes, Lord God. May we honor you, Panginoon, sa lahat ng mga ginagawa namin, Lord God. From Monday to Saturday, not only on Sunday, O Lord God, but every day of our lives, Lord God. May you be honored with our lives, with what we do, Panginoon, on a daily basis. Salamat, Panginoon, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Sister Elena para sa ating prayer works for today. Saturday theme, the purpose of spiritual growth. Spiritual growth is the process of becoming more mature in one's relationship with Jesus Christ. Someone who is growing spiritually will become more and more like Christ. When you put your faith in Christ, God commissioned Himself to protect, provide, and care for you. God always provides for His children. We ask God for many things, but the greatest thing we could ever receive from Him has already been given. Ano kaya ang mga bagay na ito? Pag-aralan po natin ang topic sa araw na ito at mapaalalahanan natin ang ating mga sarili sa mga salita ng Panginoon at Kanyang mga pangako para sa atin. Our topic for today, experiencing God's provision and blessings. Let us read our text in Matthew 6:33. But seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi po sa magandang balita, Biblia, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakabasa ng iyong salita. Dalangin ko po sa pag-aaral ng iyong salita ay patuloy kaming mapaalalahanan ng mga pangako mo, ng mga utos mo, upang ito ay magampanan namin at magawa sa aming buhay. Lord, samahan mo kami sa pag-aaral ng iyong mga salita at sa pananalangin sa araw na ito. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Matthew chapter 6 is all about the Sermon on the Mount, which is entirely composed of the words of Christ. Jesus teaches that our desire should be, first of all, to enter into the kingdom of God, the kingdom of the new life, the kingdom of perfect liberty, the kingdom of faith in Christ, the kingdom of union to Christ, the kingdom of the power of the Spirit of God. Ang verse na ito ay ganap na binubuo ng mga salita ni Kristo. Itinuro ni Jesus na ahangarin ang kanyang pagnanais at una sa lahat ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng bagong buhay, ang kaharian ng ganap na kalayaan, ang kaharian ng pananampalataya kay Kristo. Ang kaharian ng pagkikiisa kay Kristo, ang kaharian ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Ano po ba ang matututunan natin sa Matthew 6:33? Sabi doon, but seek ye first His kingdom. Let us first define the word kingdom. Here, we are talking about the kingdom of God, also called kingdom of heaven in Christianity, the spiritual realm over which God reigns as the king or the fulfillment on earth of God's will. How do we seek His kingdom? Paano nga ba?
unang-una, by prayer and reading the Bible. Sa pananalangin at pag-aaral ng Bible ay masusumpungan natin ang nais ng Panginoon para sa atin. Ang mga salita ng Panginoon na hindi lamang upang mabasa at mapag-aralan, kundi para masunod ang kanyang kalooban. Mahalaga ang pananalangin. Ito'y opportunity for closeness with God. This is an intimate communion with Him. Kalooban ng Diyos ang manalangin at mag-aral ng kanyang salita. Ang kingdom o ang paghahari ng Diyos ay gustong iparana sa atin dito sa lupa. Sa mga salita ng Panginoon, matututunan at madidiskubre natin na may mga pangako ang Diyos na nakalaan para sa atin. Sa pagsuko ng ating puso na may pananampalataya, magiging ganap at magiging daan ito sa ating pakikipag-unayan sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng Kanyang mga salita. Huwag nating kaligtaan ang paalala sa atin, to seek ye first His kingdom. Ang sabi pa doon sa verses na yun, and His righteousness. How can we possess His righteousness? Yan. By being obedient to the Father's will. To have God's righteousness includes humbly conforming to the will of the Father. Righteousness includes covenanting with the Father to obey His commands. Righteousness includes receiving the ordinances of salvation. Righteousness includes following the example set by Jesus Christ. Seeking God's righteousness is desiring to be right with God. Seeking righteousness is wanting the holy character of God. Seeking God's righteousness intend to do good to others. Are we sons in the kingdom? Anak na ba tayo ng hari ng mga hari? Let us first seek this kingdom of God that we may take up our citizenship in it and become loyal subjects of the great King. Ang pagsuko at pagsunod ay kaakibat ng ating pananampalataya at pagganap ng tungkulin bilang pagpapasakop sa hari ng ating mga buhay. Ano man ang ating mga ninanais, pangarap sa buhay o hangaring magaganda, ilapit natin ito sa ating Panginoon at tanggapin ang kanyang kalooban upang yung kalooban ng Panginoon ang mangyari sa ating mga buhay. Bakit yung gusto ni Lord? Dahil maraming ninanais ang mga tao sa pag-aakala na ang magandang kanyang pinaplano para sa sarili ay maganda higit sa pinaplano ng Diyos. Ngunit hindi po yun ang katotohanan. Ang katotohanan, may kasiguraduhan ang mga hinanda ng Diyos para sa atin. At mas maganda ang kanyang plano kaysa sa atin. Ang makasunod sa kalooban at kagustuhan ng Diyos ay napakagandang pagtupad bilang kanyang anak. Righteousness is acting in accordance with divine or moral law, free from guilt or sin. Naisin natin yung holy character that's set by Christ's standard. The character of Jesus is the best example of submission in the Father's will. Kahit mahirap at alam natin na hindi madali, pero dahil gusto natin na ma-please si Lord sa buhay natin, let us be obedient like Jesus did. At ang sabi pa doon,
and all these things shall be added unto you. What are all these things that God can be added to us? Everything that we need. Actually, lahat ng kalooban ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng kanyang nasasakupan. Bilang isang kingdom, there is a great king who is in charge of us. Under God's kingdom can have the privileges of the great king. The holiness is the characteristic of that kingdom. A resting place of peace and security. All the joy with spiritual wealth we can possess. The providence of God is intended, allocated to His children. Again, if we seek God and trust His promise, never nating pagbaliktarin ang passage na ito. Seeking our needs first, then saka na lang yung para sa kalooban ng Diyos? Hindi po. We, as human, we always tend to do on our own. Mas nauna na hanapin ang mga pangangailangan sa mundong ito. Ngunit ang Matthew 6:33 ay paalala na alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan at ang kanyang requirement ay bigyang halaga ang pagnanais na unahin natin na hanapin ang kanyang kalooban at katuwiran. Tandaan natin ang salitang idaragdag na lamang ang mga bagay na ating pangangailangan. Kung mapapansin po natin, ipinangaral mismo ni Jesus na ating Panginoon na sikapin natin na unahin at piliin na magawa ang kanyang kalooban. Kalooban ng Panginoon na maipamuhay ang magagandang layunin na makalangit. Ang paghahari ni Kristo sa ating mga araw-araw na ginagawa. Maranasan ang pag-ibig, pagpapatawad, kagalingan at kasaganaan. Ang isang kaharian ay may proteksyon at pag-iingat at kasiguraduhan na may biyaya na tutustos sa ating mga pangangailangan. Ang mga biyayang ito ay dapat rin nating maibahagi sa ibang tao. Kasama sa kalooban ng Panginoon na lahat ay maligtas at magpasakop sa kanyang kaharian. Let us spread the kingdom of God here on earth so that they can also be subject to the lordship of our Savior and King to enjoy its privileges. If we want to experience God's provision and blessings, let us all seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ang pangako ng Panginoon, all these things shall be added unto you. Sana po ay may natutunan tayo at na-encourage tayo sa pangakong ito ng Panginoon. Sundin natin, hanapin natin ang kanyang kalooban at matutunan po natin na ibahagi ito sa marami pang tao. Manalangin po tayo. Lord, maraming salamat po sa iyong mga pangako. Sa muling pagpapaalala sa amin na mga gandang layunin mo para sa aming buhay dito sa lupa. Salamat po. Personally, I am encouraged that you, the great King, will provide, will protect, and will added all these things that we are needed here on earth. Isa lang ang ginugusto mong requirement namin. To seek first your kingdom and your righteousness. Hayaan mo, Panginoon, na yung righteousness, yung kingdom na yun, ay hanapin namin laging-lagi at naisin namin sa aming buhay sa araw-araw. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Para po sa ating mga ipananalangin ngayong umagang ito,
First, let us pray for ourselves, to seek the Lordship of Jesus in our lives as our King and Savior. Let the Holy Spirit work in us to live in righteousness, desire to reflect the holy character of God, and be an instrument to others for them to experience Christ and care. So panalangin po ng gusto natin ang ating mga sarili. Lord, maraming salamat po Panginoon at talaga pong ninanais mo na saliksikin namin ang iyong kalooban. Panginoon, patuloy po kami nagpapasakop sa inyo. Let your Lordship be over me, be over my life, O God. Let my life, O Lord God, be subject to your kingship, O Lord God. Help me, Lord God, to always obey you, Lord God, to submit to your will, Lord God, to seek you, Lord God, with all my parts, O Lord God. Lord, maraming salamat. Tuloy mo akong baguhin pa, Panginoon, that I may do your will, O Lord Jesus, O God. Let the power of your Holy Spirit work in me. Let that righteousness lives in me. Let me, Lord God, do your will, Lord Jesus, O God. Hayaan mo, Panginoon, let me reflect your holy character, O God, na pagtitingnan ko, Panginoon, ng aking buhay, I will reflect the character of Jesus in my life. Lord, salamat po, Panginoon. Hayaan mo yung pagmamahal na yon, yung kapatawaran, yung kabutihan, Panginoon, na intended mo for us, Lord God, ay maging reflection ko, Lord God. Upang, Panginoon, na marami pa, Panginoon, na maapektuhan ng kabutihan mo sa aking buhay para sa ibang tao, Lord Jesus. And they will sense, O Lord God, and they will recognize your spirit in me, Lord God, that I can influence people, O Lord Jesus, O God, ng pagmamahal mo, Panginoon. Lord, change me more and more, O Lord God, unto your likeness, Lord Jesus. Help me to continually submit to your will, O Lord Jesus, O God, and to do your will, O Lord God, in every day of my life, O Lord God. Hayaan mo, Panginoon, maging instrumento ko, Panginoon, ng pag-ibig na yan, Lord God, ng kabutihan na yan, ng kapayapaan mo, Panginoon, ng encouragement mo, Panginoon, sa mga taong nakapaligid sa akin, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na magiging pagpapala ang buhay ko, Panginoon, para sa kanila. At dadakilain ka, Panginoon, dahil sa ginawa mong mga pagbabago para sa buhay ko. Lord, help me, Lord God, to do your will in my life, so Lord God. Ganun din, Panginoon, I pray, Lord God, para sa akin at sa aking mga mahal sa buhay, Lord God. I pray for their salvation. I pray, O Lord God, that I may share the love and the goodness of Jesus to them, Lord Jesus. I pray, O Lord God, ng good health, Lord God, para sa aking mga mahal sa buhay, even to me, Lord Jesus, O God. Ang pag-iingat mo, ang protection mo para sa akin at sa aking mga mahal sa buhay, Lord Jesus. Lord, dalangin ko, Panginoon, that they will do the same, O Lord God, na magpasakop din sila sa iyo, Lord God. That they will know you, Lord God. That they will submit to your kingship too, Lord Jesus, O God. At as they know you, Lord God, through me, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, make me an instrument. Make me a vessel, O Lord God, to reach out to my loved ones and to the people around me, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus, for the life that you have given me, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hayaan mo, Panginoon, magamit ang buhay na ito para maabot ang mas marami pa, Panginoon, para sa iyong kingdom. Amen and amen and amen. Ngayon po, ipanalangin po natin ang RCMI Church. Kaya po, Panginoon, na ikaw, Lord, ang manguna patuloy, Lord God, sa RCMI Church, Lord God. Lord, not by might nor by power, but by your Spirit, Lord God, continually lead the Church, O God. Hayaan mo, Panginoon, ang simbahan ng Radiance of Christ, O Lord God, ay patuloy na lumago spiritually, numerically, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na palalimin mo ang pananampalataya ng bawat isa, O God.
Lord, lalong-lalo na ang aming mga pastors, ang aming senior pastor, higit sa lahat, Panginoon, si Pastor Reggie. Dalangin ko, Panginoon, na Ikaw ang patuloy na mag-ingat sa kanyang buhay. Dalangin ko, Panginoon, na Ikaw, Panginoon, ang patuloy na mag-guide sa kanya. Let the Holy Spirit continue to give him the wisdom and the anointing, Lord God, and use him mightily, more and more, Lord God, sa kanyang leadership, O Lord Jesus, O God, sa church ng RCMI. Lord, dalangin ko, Panginoon, sa kanyang asawa, kay Pastora Cecil, ganin din po, Panginoon, sa kanilang mga anak. I pray good health, divine health, para sa kanilang buong mag-anak, O God. Lord, dalangin ko, Panginoon, ang provision mo sa mga pangangailangan nila. Dalangin ko, Panginoon, na gamitin mo din sila, Panginoon, sa mga ministry, Lord God, na tinawag mo sila, O God. Lord, hayaan mo, Panginoon, that you would protect, O Lord God, this family, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, mightily use them, O Lord God, for more, O Lord God, na kung saan man pa sila gagamitin, dadalhin, O Lord God. Dalangin ko, Panginoon, ang kabutihan mo, Panginoon, ang refleksyon, Panginoon, ng iyong kaharian, O Lord God, that He will bring, O Lord God, that anointing, O Lord God, that He will speak of that powerful blessing, O Lord God, healing, Lord God, and declaration, O Lord God, of all your words and promises to the lives of people, O God. Hayaan mo, Panginoon, maganap, Panginoon, ang patuloy na panawagan mo sa kanyang buhay, kay Pastor Reggie, kay Pastora Cecil, at sa kanilang mga anak, O God. Dalangin ko ang pag-iingat mo sa kanila, O God, divine health, O Lord God, and I pray for every provision and overflowing blessing be upon them in Jesus' name. Thank you, Lord. Dalangin din po namin, Panginoon, sa aming mga associate pastors, sa aming mga satellite pastors, O God, ng pag-ingat mo sa kanila, the same anointing will flow, Lord God. Ang dalangin ko, ang pag-ingat, Panginoon, ang pagkakaisa, Panginoon, ng puso't isipan at damdamin, Panginoon, para palawakin pa ang gawain mo, Panginoon, sa ministry na ibinigay mo, Panginoon, sa church na ito, O God. Lord, dalangin ko ang pag-iingat mo sa bawat buhay ng aming mga pastor, sa kanilang mga pagbibisita, sa kanilang mga pagtuturo, Panginoon. I pray that you would give them wisdom, O God. Pag-iingat saan man sila nagpupunta, Panginoon. Daladalin nila, Panginoon, ang mga pagpapala, Panginoon, ng iyong mga pangako para sa bawat binibisita nila, sa bawat pamilya, Lord God. Lord, hayaan mo, Panginoon, that they will declare, O Lord God, of your goodness, that they will declare of your kingdom, O Lord God, to each houses and family that they will be visiting, O Lord Jesus. And I pray that they will be breakthrough, Lord God, sa kanilang mga mini-ministeran, O God. And in their preaching, O Lord God, I pray that you will bless them, O Lord God, that your the powerful words, O Lord God, and promises that comes from you will come into life, O Lord God. Kaya mo, Panginoon, that you will supply every needs, that I pray, O Lord God, your divine protection upon them and divine health, O Lord God, sa kanilang mga buhay at sa kanilang mga pamilya, O God. I pray, Panginoon, ang pag-iingat mo sa kanila, O God. Lord, dalangin ko, Panginoon, sa lahat ng aming mga satellite churches, Lord, dalangin ko na Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magpalago. Dalangin ko, Panginoon, marami pang taong makakilala sa iyo sa pamamagitan ng aming mga satellite churches, O God. Lord, dalangin ko, Panginoon, ang mga satellite churches namin na gagamitin mo, Lord God, an avenue, Lord God, para mapunan, Panginoon, ang pangangailangan ng mga community, Panginoon, sa lahat ng nasasakupan ng lugar ng aming mga satellite churches, O Lord God. And I pray, O Lord God, para sa aming mga cell leaders, Lord God. Lord, dalangin ko, Panginoon, na maging diligent, Panginoon, ng kanilang mga pag-aaral upang mapangalagaan nila, Panginoon, ang mga cell members, O Lord God. Dalangin ko, Panginoon, na palaguin mo, Panginoon, ang bawat cell membership, O Lord God, ng bawat cell group, Lord Jesus, O God. Dalangin ko, Panginoon, that you would give wisdom, Lord God, sa mga leaders namin, O Lord God, to handle, O Lord God, the cell group, O Lord God,
that they will increase, O Lord God, in numbers, and that they will grow, Lord God, and mature in your word, O Lord God, that they will be used mightily, Lord God, as the cell leaders, O Lord God, kung saan man sila naka-assign, O Lord Jesus, O God. And Lord, that you will use them to guide, Lord God, our members, O Lord Jesus. Thank you for their lives. I pray, Panginoon, yung mga ini-invest nilang panahon at pagtuturo, pag-aalaga, Panginoon, sa mga members, Panginoon, ay hindi mababaliwala. And I pray, O Lord God, for all our leaders ng aming simbahan, aming mga board of trustees, aming mga ministry heads, O Lord God. I pray, O Lord God, the same anointing, Lord God, will flow. Divine purpose will go with them, Lord God, kung saan man, Panginoon, sila tinawag na ministry, O God. Dalangin ko, Panginoon, give them the guidance and the wisdom, Lord God, para mapangunahan ang bawat ministry, Panginoon. Lord, ang aming mga board of trustees, give them the wisdom, O Lord God, upang mapag-ingatan, mapangunahan ang simbahan ng RCMI, O Lord God. I pray, Lord God, that you would also bless their lives personally and their family members, O Lord God. I speak, O Lord God, Lord, your provision, your divine help, your divine blessing, O Lord God, upon their lives and the whole family of each leaders, O Lord God, of our church, from the board of trustees, ministry heads, and all departments of the church, O God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Lord, dalangin ko din po, Panginoon, for all our church workers and volunteers, O Lord God. Lord, bless their hearts, O Lord God, as they volunteers, O Lord God. Help them, O Lord God, to continually find joy, O Lord God, and happiness in volunteering, Lord God, sa kanilang mga ginagawa para sa iyong kaharian, O God. Dalangin ko, Panginoon, hindi masasayang kanilang pagod, Lord God, but Lord, let there be joy, O Lord God, as they serve you faithfully, Lord God, kung saan mo man sila tinawag, O God. Lord, salamat sa kanilang mga puso, salamat sa kanilang mga sakripisyo, Panginoon. Dahil volunteer sila, Panginoon, I pray that you would bless them abundantly, Lord God, according to their faith, Lord God, and according to their faithfulness, O Lord God. Biyayaan mo sila, maging ang kanilang mga pamilya, O God. And that they will testify that you are good to them and to their family, Lord Jesus, O God. And Lord, I pray for the church members, O Lord God, that we will experience greater things, O Lord God, of the manifestation of all the declaration this year, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, anihin, Panginoon, ang lahat ng itinanim. Lord, greater things we will do, Lord God, for your kingdom. Tutulungan namin, Panginoon, ang aming simbahan. Tutulungan namin ang aming mga pastor. Tutulungan namin ang aming satellite churches, ang aming mga cell leaders, Lord God, ang aming mga leaders. Lord, susupport kami with all our hearts, O God. Lord, hayaan mo, Panginoon, that the church members, O Lord God, will grow, will mature, O Lord God, so that we could be an encouragement to the leadership, O Lord God. Hayaan mo, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord God. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na mapagmahal, Panginoon, para sa aming simbahan. Kami, Panginoon, ay maging miyembro ng simbahan na ito kung saan nagmamalasakit, magmamahal, Panginoon, susuporta ng buong puso, Panginoon. Lord, sacrificially, Panginoon, maging sakripisyo man ito, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, maging joy sa amin na suportahan ang aming simbahan. Hayaan mo, Panginoon, ang bawat tupa, ang bawat tao, Panginoon, na dadalhin mo sa simbahan na ito, Lord God, ng RCMI, that they will continually grow and mature, Lord God, in seeking you, Lord God. At hayaan mo, Panginoon, as they will seek you, Lord God, they will find you, Lord God, and bless them, O Lord God, as they seek you, Lord God, with all their hearts, O Lord God. As you have promised, O Lord God, as we seek you, you will bless us, O Lord God. You will add everything that we need, Lord Jesus. Hayaan mo, Panginoon, maganap, Panginoon,
yung mga pangako na yan maranasan maging ng mga ordinaryong miyembro namin, Panginoon. Kahit mga bago pa lang sila at maranasan ng bawat miyembro ang pagmamahal at pagkakaisa ng aming simbahan. Lord, truly, Lord God, hayaan mo, Panginoon, that this church will experience that family, Lord God, closeness, Lord God, and support, Lord God, to each other, O Lord Jesus. Maraming salamat po, Lord God, para sa aming simbahan. Maganap nawa, Panginoon, ang iyong kalooban. Dalangin po namin, Panginoon, greater things, O Lord God, for RCMI Church, O Lord God. Thank you, God. Thank you, Lord Jesus. And let's pray for our nation. Let's pray for our government officials and their offices. For our economy, para sa ating po mga agriculture, manufacturing company, and all business, private businesses, and the peace and order and protection from calamities ng ating pong bansang Pilipinas. Sige po, manalangin po tayo. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus, O God. Lord, maraming salamat. Maraming salamat po sa bansang Pilipinas. We speak blessing upon the Philippines. We speak blessing, Lord God, upon Luzon, Visayas, and Mindanao, Lord God. Lord, dalangin po namin ang patuloy ng pag-iingat mo sa aming bansa. Lord, dalangin ko, Panginoon, that you will bless our government officials. Lalo na, Panginoon, ang aming presidente, si Ferdinand Marcos, O Lord God. Lord, salamat sa kanyang buhay. Bigyan mo siya ng wisdom. Dalangin ko, Panginoon, patuloy niyang ma-recognize ang lordship mo sa kanyang buhay. Hayaan mo, Panginoon, maghari ka sa kanya. Igabay mo siya, Panginoon, sa lahat ng mga desisyon, sa lahat ng mga gagawin. Alam namin na hindi madali, Panginoon, na pangunahan ng aming bansa dahil sa dami, Panginoon, ang dapat niyang asikasuhin, intindihin, Lord. I pray, O Lord God, for the guidance of the Holy Spirit upon his life, upon him, Lord God, sa kanyang pag-govern sa pamumuno ng aming bansa, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, na bigyan mo siya, Panginoon, ng wisdom, Lord, kung papaano at ano ang gagawin, Panginoon, sa mga kinakaharap ng aming bansa, Lord God. I speak blessing upon his life, Lord. I speak divine health upon him, Lord Jesus, O God. Ang pag-iingat mo sa kanya, O God, hayaan mo, Panginoon, magamit mo siya, Panginoon, sa posisyon na yan, Lord God, upang pagpalain ang aming bansa, upang pangunahan ng kabutihan ang aming bansa, upang pangunahan ang aming bansa with your wisdom, O Lord God. Hayaan mo, Panginoon, bigyan mo siya, Panginoon, ng lakas na pangangailangan niya, Panginoon, ng wisdom na kinakailangan niya, Lord God, upang mabantayan niya, Panginoon, at magabayan ang aming buong bansa, O Lord God. Even those people under him, Lord God, hayaan mo yung leadership niya, Panginoon, ay maging matatag, O Lord God, at hayaan mong ikaw ang mag-impluensya sa kanya. Let the Holy Spirit guide him, Lord God. Give him the wisdom, Lord God, to know and how, Lord God, na mapamangunahan niya ang bansang Pilipinas, O God. And I pray, Lord God, ang mga taong nakapaligid sa kanya, Panginoon, ingatan mo, Panginoon, upang maingatan din ang kanyang isip, Panginoon, na hindi ito ma-influensyahan ng hindi magaganda, Lord God. I pray that you would influence him, Lord God, with your wisdom, with your anointing, Lord God, so that he can govern our country, Lord God, by your anointing, by your power, and by your spirit, O God. Lord, dalangin namin, Panginoon, ang bawat offices, Panginoon, sa bawat departamento, Panginoon, ng aming mga bansa, bawat leader ng aming mga bansa, ang aming mga senador, ang aming mga gobernador, aming mga mayors, ang aming mga barangay officials, O Lord God, ang mga government offices, Panginoon, saan mang sangay at departamento na yan, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, that they will use their position, O Lord God, to serve the country, to serve, Panginoon, ang mamamayang Pilipinas, O God. Hayaan mo, Panginoon, tanggalin mo ang korupsyon sa aming bansa. Dalangin po namin ang maayos na puso ng pagsaservisyo ng bawat government official namin, O Lord God. Dalangin po namin na
tanggalin mo po, Panginoon, sa kanilang mga isipan, ang mga tukso ng korupsyon, anumang katiwalian, Panginoon, dalangin po namin, O God, be in control over them, O Lord Jesus, O God. Lord, gabayan mo sila, Panginoon, as they do and perform their duties, Lord God. And I pray, O Lord God, as they serve our country, our nation faithfully, bless their lives and protect them, O Lord God, even their families, Lord God. Lord, dalangin namin, Panginoon, na ma-stop yung mga napapatay na mga government official namin. Dalangin ko ang protection. Lord, tanggalin mo, Panginoon, ang mga nanggugulo na yan, Lord. Dalangin po namin, be in control, O Lord God, over our nations, O Lord God. At pag-ingatan mo mga buhay, Panginoon, ng aming mga government officials, O Lord Jesus, O God. Thank you for their lives, O Lord Jesus. Thank you for their families, O Lord God. Lord, dalangin ko rin, Panginoon, sa aming ekonomiya. Lord, dalangin po namin na patuloy na pag-angat, Panginoon, ng aming ekonomiya. Ang pag-ingat mo, Panginoon, sa bawat businesses, dalangin po namin ang tulong mo, ang gabay mo, Panginoon. Lord, yung aming agrikultura, Panginoon. Lord, bigyan mo ng wisdom ang aming mga magsasaka. Lord, dalangin namin, Panginoon, tanggalin mo mga korupsyon, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na magtulong-dulong ang bawat sektor upang maiangat ang aming agriculture sector, O God, upang maiwasan na mga pagtaas ng mga bilihin, lalo na ng mga pagkain, O God. Na I pray, O Lord God, bless our lands, O Lord God. Lord, dalangin ko, Panginoon, ang pag-iingat mo, Panginoon, sa bawat lugar kung saan may mga pananim, Lord Jesus, O God. Lord, pasaganain mo ito, Panginoon. Lord, bigyan mo ng kakayanan, ng wisdom, O Lord God, ang aming mga magsasaka. Hayaan mo, Panginoon, na pangunahan ng mga government officials namin, Panginoon, ang pagtulong sa kanila, O God. Hayaan mo, Panginoon, na maiwasan na, Panginoon, ang anumang kartel, ang anumang, Panginoon, pag-hoard, Panginoon, ang anumang, Panginoon, ginagawang anumalya, Panginoon, upang maiwasan na, Panginoon, ang matataas na bilihin ng aming mga pagkain, ng aming mga agriculture crops, O Lord Jesus, O God. I pray that you bless our land, O God. Lord, salamat, Lord God, sa mga bawat pabrika na meron sa aming bansa, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na biyayaan mo, Panginoon, ang bawat business sector, Panginoon, na nagmamay-ari nito, Lord God, ang puso nila, Panginoon, na makatulong, magkaroon ng mas marami pang manggagawa, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, na ingatan mong bawat manufacturing company na hindi sila magsasara, Lord God, at matulungan sila ng gobyerno at magkatulungan ng bawat lahat ng sektor upang maitaguyod ang mga manufacturing company na meron dito sa aming bansa. Maiwasan ang pagsasara nito, Lord God. Dalangin ko ang anumang tulong na nagmumula sa iyo sa aming gobyerno, Panginoon, upang mataguyod at maitatag uli ng maganda, Panginoon, ang mga pagpapatakbo ng aming mga pabrika, Lord God. And all the private business sectors, O Lord God, anuman, Panginoon, malalaki man yan, yung mga maliliit, Panginoon, na aming business sectors, Lord Jesus, O God, I pray that you would bless them. I pray that you would provide, O Lord God, sa mga pangangailangan nila, Panginoon, na tulong upang patuloy na tumatag ito at maging maganda ang mga negosyo, Panginoon, sa aming bansa, O God. Lord, I pray, O Lord God, na maging tapat ang bawat manggagawa, Lord God, na tulungan ang bawat kumpanya upang maging pagpapala sa mga negosyo at sa mga may-ari nito, Lord God, upang magkatulungan na patuloy na maging malago ang bawat negosyo, Lord God, upang sa pag-angat nito, sabay-sabay na aangat ang buhay ng bawat Pilipino, Lord God. Salamat, Lord God, sa mga bawat negosyo, Panginoon, sa mga bawat nag-iisip na magnegosyo, sa lahat, Panginoon, ng aming mga investors, O Lord God. I pray, Lord God, ng pag-angat ng ekonomiya ng aming bansa. I speak blessing, O Lord God, upon our economy, upon our culture, O Lord God. Salamat po, Panginoon. And I pray, O Lord God, for the peace and order over our nation. Lord, pag-ingatan mo ang aming bansa, Panginoon. Tanggalin mo, Panginoon, anumang karahasan, Lord God,
yung mga pagpatay ng wala Panginoon na katwiran Panginoon. Lord, dalangin namin na maiwasan yan. Let all the justice system, Lord God, be at work, Lord Jesus, O God, upang ma-protection na ng aming bansa, O God. Kaya mo, Panginoon, magkatulungan ang bawat sektor ng aming bansa upang magkaroon ng peace and order, O Lord God, sa aming bansa. Lord, dalangin din namin, Panginoon, na maging instrumento kami, Panginoon, ng kapayapaan para sa aming bansa, sa aming bayan, O Lord God. Lord, dalangin namin, Panginoon, ng bawat isa sa amin, patuloy na ipanalangin, maging mapagbantay para sa aming bansa, O Lord Jesus, O God. Lord, para maiwasan ang anumang kaharasan, Panginoon. Anumang, Panginoon, pagkitil ng buhay, Lord God, na hindi maganda, na nagkakaroon ng mga karahasan. Lord, I pray, O Lord God, and I speak of your peace, O God, over our nation, O Lord Jesus, O God. And Lord, dalangin ko rin, Panginoon, ang protection mo, Panginoon, para sa aming bansa, Lord God, from all the calamities, O God. Lord, yung oil spill po, Panginoon, I pray, Lord, that you would give wisdom, Lord God, and Lord God, na magkaroon ng kakayanan upang magkaroon ng tugon yung number one na naging problema namin ngayon, O Lord God, na nagkaroon ng oil spill, O Lord Jesus. Dalangin po namin na magkaroon ng pananagutan ang dapat managot, at dalangin po namin na hindi na ito maulit, O God. Lord, hayaan mo, Panginoon, na hindi na maabuso ang aming mga bansa, Panginoon. Lord, yung disenyo mo para sa aming bansa, Panginoon, napakaganda ng aming bayang Pilipinas. Hayaan mo na maingatan namin ang aming mga forestry, ang aming mga karagatan, Lord, yung mga tourist spot, Lord God, na pinagkukunan ng kabuhayan, Lord, ikaw mag-ingat, O God. Hayaan mo kami ding mga tao, kami ding mga Pilipino, ang unang magprotekta, Panginoon, sa aming bansa, Lord God. And I pray, O Lord God, as we concern our nation, Lord God, protect us from all these calamities, O Lord Jesus, O God. Lord, at kung dumating man, Panginoon, ang mga kalamidad na ito, Panginoon, hayaan mo maging matatag kami, maging handa kami, Panginoon. Lord, hayaan mo na matuto kaming tumawag sa iyong pangalan, O God, at iasa sa iyo, Panginoon, ang pag-iingat ng aming buong bansa, O God. Lord, salamat sa bansang Pilipinas. Alam namin na pinagpala mo ang aming bansa, O God. And I pray and I declare of your blessing, O God, over our nation, O God. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po, at pagpalain po tayong lahat sa araw na ito.